Yon, yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali. Sa mga sulok ng mundo, ako po si Takay Romeo Mota at welcome po sa aking munting channel. So, kamusta po kayo mga kababayan at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So, mga kababayan, no, maiksing live stream lang naman po ito kasi kagabi, nag-post itong si Baste Duterte, Baste Duterte na ito, no, na parang tinatawag ni Baste na chismosa si Aimee Marcos. Kasi alam naman po natin yung nangyari sa Davao, di ba? Yung pinag-resign nga po ni Baste si Presidente Bongbong Marcos, and then sinumbat ni Baste Duterte yung pagpapalibing nung tatay niyang si Digong doon nga po kay Apo Lakay, kay Ferdinand Marcos Sr. So ang drama is nag-sorry daw si Baste dito kay Aimee Marcos. So ngayon ang sabi naman ni Baste na chismosa ka talaga. 'Di ba? Sinasakyan lang kita sa mga drama mo tapos ang dal-dal-dal-dal mo. Sakto kasi ganun talaga pag ano, pag medyo mahaba-haba. Madaldal talaga 'yan. So 'yun nga po kasi medyo marami na rin po ng content nito eh. Pero eventually mga kababayan, may nakita po kasi akong video dito na yung pangyayari nga po na pag-apologize or pag-sorry daw na pag-sorry ni Baste Duterte kay Aimee Marcos ay totoo. Nagyakapan pa nga daw po yung dalawa eh. At ito nga po yung dakilang aso ni Aimee Marcos na si Daryl Yap. Ito yung mga bitter na grupo eh. Okay. So mga kababayan, no? So magandang umaga po sa inyong lahat, no? So ito ako, simulan kaagad natin para hindi pa masayang yung oras natin dito, no? So una kasi ito. Ito yung ano ba to? Ito yung balita 3 days ago. So sabi dito, no, Senator Maria Josefa Imelda Supertae Aimee Marcos said Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte has apologized to her for demanding the resignation of her brother President Marcos Jr. for being lazy. Yan. So ito yung binabanggit ni Baste na tamad nga daw po si PBBM. So dito meron na bang video dito mga kababayan, no? Teka lang. Yan. Sa mga hindi pa po nakakapanood nito, meron talagang video na binabanggit si Aimee na nag-sorry daw talaga sa kanya si Baste. Yan. So ngayon, tinatanggi ata siguro ni Baste ito, no, na nag-sorry siya, no. So ito, panoorin natin to, ha. Sige. Wala nagdaan. Nakakaloka. Yun lang masasabi ko lang, nakakaloka. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry na nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang mag-revolution yung damdamin. So alam naman kasi natin mga kababayan na ito talagang si Aimee talaga ay maka Duterte talaga ito, no. So ngayon sa kakatanggol niya ngayon kay sa mga Duterte, eh ngayon sinusubog naman pala siya ngayon ni Baste. Yan. So ano ba? So tinatanggi ba ni Baste na nag-sorry siya? So teka na. Teka lang, no. Tingnan natin 'to, no. So ito kasi yung mga statement ngayon ni Baste. So ano na lang yung quote card na lang kasi alam niyo naman na 'to eh. So sabi ni Baste, ito galing ito sa SMNI, no. Sabi ni Baste kasi, Mr. President, kung wala kang pag-ibig at wala kang aspiration para sa iyong bansa, resign. Yan. So dito daw po sa statement na to, nag-sorry si Baste. At bukod pa yan mga kababayan kasi, mayroon din po kasing panunumbat na nangyari. So sabi din ni Baste, no, regarding the ICC, I want to bring this up here. Remember what it may remember that it was my father who allowed the burial of your father. I hope you will remember that. But you never did. I have lost my respect for you. Yan. So ngayon, sinusumbat din po ni kasi ni Baste yung pagpapalibing ni Digong dun nga po sa tatay nila ni Aimee.
So, yan, di ba? So, ang sabi naman kasi ngayon ni Aimee, nabanggit niya to eh, na ikaw ba naman, ikukulong yung tatay mo tsaka ate mo, hindi ka magagalit. So, malamang, base dun sa statement ni Aimee, ang isa sa mga hinihimutok ni Bastay kung bakit siya nag-sorry ay yung panunumbat kung bakit nga yung panunumbat dun nga po sa pagpapalibing ni Digong dun po sa tatay nilang si Apo Lakay. Yan. So ngayon, ito na nga no. So syempre, ang huling nagsalita dito si Aimee na nag-sorry daw. So kagabi, ito malamang alam na rin to eh. Ito galing mismo ito sa mismong Facebook account ni Baste. Yan ha, 529 followers at saka meron check. So ibig sabihin nun, digit ito na Facebook account nga ni Baste. So sabi niya dito, may Bisaya kasi sa bandang huli eh. Pero sabi ni Baste dito no, okay. Madam Aimee, Tagalog naman sa una pero sa bandang baba, Bisaya. So sabi dito, Madam Aimee, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Okay. Humihingi ako ng tawad dahil naawa ako sa iyo. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Tapos may Bisaya, undagi ko gamit ana imong mga jamming, gipalampas nataka, kausa pero banha gihapon gay ka. Yon. So hindi naman pala nag-sorry, no? So may sorry naman pala nangyayari. Pero hindi naman pala siya nag-sorry dun sa mga sinabi ni Baste. Nag-sorry pala si Baste kay Aimee dahil naawa daw si Baste kay Aimee. Yon. So medyo malaki na rin talaga yung ulo ni Baste, no? So akala kasi nila tatay niya pa rin yung makapangyarihan sa buong Pilipinas, no? So yun naman pala eh. Aimee, oh. Naawa lang pala sa'yo eh, kaya pala nag-sorry. Ikaw naman, napaka-feelingera mo eh. So sa bandang baba kasi pinatranslate ko pa yan eh. Kasi, hindi ko maintindihan eh. Ba't kasi binibisaya pa eh, marunong naman mag-Tagalog. No? So itong undagi ko gamit ana imong mga jamming, ginalampas na taka, kausa pero banha gihapon gay ka. So sabi ni, so pinaano ko yan dun sa group chat ko, no? Bibisaya kasi dun. So ang translation pala nun sa bandang baba ay ano, ihinto mo na ang paggamit ng mga jamming. So jamming parang drama eh. Pinalagpas na kita pero maingay ka pa rin. Yun. So madaldal ka pala talaga ay dati pa. Base kay Baste and then pinapalagpas ka lang pala niya. Oh, yan 'di ba? So kitang-kita kasi mga kababayan no na ako ayoko kay Aimee. Pero syempre, dito lumalabas na naman yung pagiging politically immature na naman ni Baste. So, kung si Sara Duterte politically immature, pati rin pala si Baste ganun din. Kasi ano ba? Ano bang background ni Baste sa pagiging politiko? Wala, di ba? Tambay-tambay lang yan sa Davao City tapos naging mayor. O, di ba? So, ngayon, mga kababayan, meron kasing eyewitness dun sa nangyari. Merong eyewitness dun sa nangyari na pagsasorry, nagyakapan nga daw sila eh. So, ito nga po yung dakilang aso ni Aimee na si Daryl Yap. Okay. So, hindi ko na ipiplay yung video ah. Teka lang. Direct ka mo sa season Aimee. Yung audio na lang siguro, parang dito i-copyright. So, ito, sa isang live stream ata ito ni Joey Cruz eh. So, dito, nung pagkatapos nga po nung mismong, what they call this, na mismong rally doon nga po sa Davao, na supposed to be prayer rally, di ba? Ang nangyari, tinanong ngayon si Daryl Yap doon sa isang live stream kung ano ba talaga or kamusta na si Aimee Marcos pagkatapos nga po ng speech ni Baste. So, litan natin para dito ay copyright nila Joey. Yan. So, ito ha, pakinggan ninyo ha. Ito ha, eyewitness ito ha. Eyewitness ito doon nga po sa sinasabing pagsasorry or pag-apologize ni Baste at saka ni Aimee sa isa't isa. Okay, sige. Panoorin. Pakinggan na lang natin to. Sige. Direct, kamusta si Sen Aimee after nung rally? After nung rally, pagkatapos, pinuntahan siya ni Mayor Baste, niyakap siya, tapos parang mga niyakap siya, tapos si binulungan daw siya ng sorry, manang sorry. Tapos sorry din si Senator Aimee sa kanya. Ako din, sorry kung nasasaktan ang kapatid mo sa pangyayaring ito. Tayo ay nagmamahal na kapatid lamang. Ikaw kay Sarah, ako naman kay Bongbong hanggat maaari, gusto mo late si Sarah hanggat maaari, gusto ko din sa kapatid ko, tayo ay nandito naman para sa kanila, naiintindihan kita yung bugso ng damdamin mo. Tapos sabi doon ni Baste, pero po sincere po ako doon sa sinabi ko.
You know? So sabi ni ano ni Daryl Yap, sincere naman daw pala si Baste. Kasi paano to eh? Ano ba to? Eyewitness ba to si Baste? Ano? Eyewitness ba to si Daryl Yap dun sa pangyayari na yon? So ang sabi naman pala ni Baste, base nga dun dito sa eyewitness na si Daryl Yap, sincere naman pala yung pag-apologize ni Baste. Pero ang sabi naman ni Baste, dito kung babalikan natin, ang sabi naman ni Baste, teka lang ha, maganda kasi to eh. Kasi sila-sila nagagaguhan eh. So sabi dito, Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na drama mo dyan sa media. Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa'yo. Yon. So, sincere pala si Baste na pag-apologize kay Amy kasi nga naawa. So, ayun pala yung malinaw base kay Daryl Yap. Yon. So ano bang nangyayari ngayon dito? Ito na. Mag-conclude tayo dito base sa ating mga nakita. So ngayon, unang-una dito na natin makikita na ito yung mga bagay no bilang isang politiko, ako naniniwala ako na diyan ayan yung mga bagay na dapat pinapalagpas na lang ni Baste. 'Di ba? Sa tingin ko mag-agree naman kayo sa akin, 'di ba? So nag-apologize ka, sabi mo sincere ka at meron namang witness yung dakilang aso ni Manang Amy na si Daryl Yap. So, di ba? E nag-apologize ka na ngayon na public yung pag-apology mo. So, dapat pinalagpas mo na lang. E ang problema, nagmataas ka pa eh. Di ba? So, ano yan? Binabawi mo yung sorry mo kasi nga andal-dal ni Amy. So, ngayon naman, dito naman kay Amy Marcos, well, hindi pa rin nagbabago. Well, para sa akin, ewan ko lang po para sa inyo dyan po sa 466 po na nanonood. Well, para sa akin, at tingin ko lang din para sa inyo, well, dyan sa nangyari sa inyo ni Basti ngayon, na parang tinatarantado ka rin ni Baste, para sa akin, deserve mo yan. Diba kasi ang sabi ni Amy Marcos, ang gusto niya is protektahan yung pangalan or apelido ng mga Marcos or apelido nila. Pero it's other way around. Parang hindi po ganun yung nangyayari. Nagpapagulo ka pa. Imbis na yung suportahan mo, yung kapatid mo na si PBBM na presidente ngayon, at ngayon po ay nabubunyag po ngayon yung mga kamalian ni dating Pangulong Duterte, edi sana, kung hindi mo kayang, di ba, kung hindi mo kayang manahimik, sana gumitna ka na lang. Di ba? Kasi, ang punto dito, pinapalabas talaga ni Amy Marcos na may utang na loob ang pamilya nila sa mga Duterte, na which is alam naman po natin na ayan po ay parte lang po ng politika yan. Di ba? Yung pagpapalibing po kay Apolaki, naniniwala naman po ako na deserve naman ni Apolaki na mapalibing po sa libingan ng mga bayani. Pero, parte po ng politika din po kasi yan. Yun. So ako naniniwala ako doon na deserve naman ni Amy Marcos kung ano man yung tinatanggap niya ngayon yung kay Basti Duterte. At well, kay Basti Duterte naman, lumalabas talaga na itong mga anak ni Digong is politically immature. Kasi kunwari kung ako ha, kung ako si Basti Duterte, nag-apologize ako, niyaka po si Amy, tapos lumabas, binanggit ni Amy Marcos na, ay si Basti nag-apologize sa akin, palalagpasin ko na lang eh. Oh, so ngayon, alam naman po natin na may mga kulto po ng mga DDS na naniniwala pa sa mga Duterte. So ngayon, yung inaasahan ni Amy Marcos na posibleng boto sa kampo ng mga Duterte is, sigurado naman ako na, hindi makukuha ni Amy Marcos yung boto ng solid ng mga naniniwala sa mga Duterte. At ngayon din po, it's vice versa din po yan. Dahil nga po sa ginagawa na ito ni Amy, marami na rin po kasi mga loyalista, tsaka mga Marcos supporter at tsaka mga pro-government supporter na katulad ko na nadidismaya na rin po sa kanya. So kung ito yung laro ni Amy sa politika niya para po sa 2025 election, ang pangit po ng strategy. Ang pangit ng strategy. Kasi unang-una, yung mga DDS naman, hindi naman totally nagtitiwala kay Amy, at yung mga loyalista naman po ay nadismaya kay Amy. So wala. So ako, kung baga, kung makikita po natin sa nakaraang survey, di ba, si Amy Marcos, ibumaba, nasa top 7 na lang, di ba, top 7, top 8. E samantalang nagta-top 4 yan eh, top 4, top 5, top 3 pa nga minsan. Pero nitong huli, nag-top 7 siya. So, ang pangit ng laro ni Amy. Eh, ang problema dyan, yung laro niya kasi is nakakasama na rin po sa imahe po ng kanyang kapatid. Yan.
So yun lang po mga kababayan, sabi ko sa inyo, mixing content lang po ito, no? So dyan po sa 588 po na nanonood. So maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta. And then kita na lang po ulit tayo mamaya po sa susunod po na content. Nagawa ko lang ito ng content kasi nga po, natawa lang ako sa away. Parang mga bata, no? Especially itong si Baste. Diba? Dapat pinapalagpas na lang yan eh. Pinatulan niya pa talaga, di ba? Yan. So thank you po. So hello po, Bob, kay Baby Ruth. Nakita ko si Don Kenkoy kanina, no? Si Yvette. So maraming salamat Don Kenkoy sa kanta, no? Grabe yung inspiration, bro. Yung inspiration, yung message ng kanta. Hindi mo magagawa yun kung hindi inspired talaga dun sa pinanggalingan. salamat, no? Kay Capdong, kay Princess, kay Moto R. And then, yan. Sige, salamat kita kay Brett Udang. Yan, kay Yvette, kay Emma, kay Edgar. So, kita na lang ulit tayo mamaya. Ano, pasensya na, mixing content lang to, nadaan lang ko lang, no? Salamat po, Priscilla Aception. And then, kay Freda. Salamat, thank you po. Salamat.